New normal na tayo. Sanayan na ba? O adjust-adjust pa? Bagong gawin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa nagdaang lockdown at kasalukuyang quarantine period na naranasan natin, mga kapatid, kung saan isang iglap, eh talagang biglang nagbago ang lahat, di ba? Isa ka ba sa mga naging down na down? Yung tipong parang hindi mo na alam paano haharapin yung bukas. Well, isa lang po ang sigurado dyan. Kung isa ka man po sa mga nabanggit namin kanina na klase ng tao, isang mainit na tapik sa balikat at masaya kami dahil you still manage to survive. Kasi nakikinig at nanonood ka pa rin sa amin ngayon. Ibig sabihin, nagawa mong mag-move forward ngayong bagong gawin na tayo. Pero para sa mga may mabigat pa rin bagahe na dinadala ngayon pero tinatakpan lamang para hindi masyadong mahalata sa harap ng iba. Oo, di ba? Baka itong ibibida sa atin ng bisita natin sa kwentuhang lock-in ang somehow makatulong sa inyo. Let's have time or make time with ourselves, with our God. Baka once nabasa mo ang book na ito, eh magkaroon ka ng enlightenment. Yan, no? Ayan, oh. At mas ganahan ka pang harapin yung mga challenges in life. Pakilala na natin. Mga kasama po natin ngayong umaga ang founding pastor ng Matthew 5:16 Ministries Church for 8 years and counting. Also a life coach and a public speaker at mismong author ho ng librong Word of the Day 52 Aha Moments for Your Soul. Let's welcome Pastor Ronald Alan Balang. Good morning, Pastor Ronald. Good morning, Mon. Good morning, Laila. Kwento mo naman kami tungkol dito sa Word of the Day 52 Aha Moments for Your Soul. Balita ko nabuo mo to or buo nga ito ng quarantine period? Totoo ho ba? Ikaw na magkwento sa amin, Pastor. Yes, nabuo ito during early March noong quarantine. The reason yan kasi noong, di ba, bawal na mag-church, bawal na tayo mag-face-to-face gathering. So, natulak kami without choice talaga, natulak kami to resort into an online ministry. Most of the time naman, ginagawa namin yung online but live during the worship service. So habang naggagawa kami ng, hindi naman kami sanay na merong mga recording, parang nagkatinginan kami ng asawa ko, sabi ko, parang we are helpless with this situation. So ang una naming worry nun, how can the church survive without meeting them personally? But then eventually, na-realize namin, nung bago dumating yung lockdown, we're talking about Annus Mirabilis. And yung Annus Mirabilis, biglang gumanon sa akin, I believe this is still the Annus Mirabilis. Ang ibig sabihin kasi nung Annus Mirabilis is yung wonderful year na dineclare ni Isaac Newton nung panahon din nung pandemic. Kasi nung may pandemic noon sa England or sa Great Britain, pinauwi sila. Nung pinauwi sila, siyempre wala siyang choice kung hindi natutulong sa bahay nila. This is what happened nung nag-o-observe siya nang biglang may nalaglag na apple sa ulo niya. And then doon niya nabuo yung theory of gravity. And then tapos, siyempre, kilala naman natin si Newton. Tapos nasabi niya, this is an Annus Mirabilis, a year of wonder. So sabi namin, yes, we will not be hindered by this pandemic. So instead of every Sunday lang ako nag-preach sa amin, I decided every morning during the FB Live to share the Word of God. And since I'm also a life coach, nilagyan ko ng pattern yung sharing ko, yung nga yung tinatawag na aha moments, na it stands with assurance. Every day, ang kailangan natin mga Pilipino noon, kahit sa abroad, magkaroon sila ng assurance that God got their back. God is in control. And then of course, hope. I mean, hope is a very powerful, powerful thought. Na, 'di ba, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. And then of course, yung pangatlo na A is yung awareness. A person will definitely move kapag ka nakakita yan ng awareness. So, every day, that's the pattern of the word that I'm sharing, aha moment. And then ginagawa ko lang 'yon because naniniwala ako sa tinatawag na ridiculous routine. Na pag may routine ka, eventually God will show up and God will show off. So yung routine na yun, bigla na lang marami nang nagme-message, they're blessed, and they're asking for prayer. So eventually, noong kalagitnaan ng August, I shared them about the 52-day challenge. 52-day challenge is about, come from the book of Nehemiah sa Bible, wherein God gave him vision, and he rebuilt the walls of Jerusalem for 52 days.
So, everything is possible within 52 days, basta bilos mo yung puso mo. So, sabi ko sa kanila, let's start a 52-day challenge. But in my mind, syempre, para naman ano, my challenge too is that I will compile everything na ginagawa ko araw-araw into a book like this nga. So, after 52 days, nagawa namin yon, we publish it. And that is why the word of the day, 52 aha moments for your soul. Yan pala yun, no? Yung 52 aha moments for your soul. So, ano lang, Pastor, ano lang po yung pinakanilalaman bukod sa sinabi nyo kaninang pattern na assurance, hope, and ano yung isa? Awareness. Diba? Oo. Ano yung mga parang inaasalang nila mababasa nila dyan? Parang sino ba yung mga dapat magbasa nitong ganitong klaseng libro na word of the day ninyo, word for the day pala? Ayan. Actually, all walks of life and lahat ng mga tao na may, whether you have a situation or whether you have not, whether you have a challenge to achieve or a goal to get, and then yung problema na lahat talaga, because ang aasahan mo rito is kahit hindi ka even though if you have not the same faith with us, whether you're a Muslim, a Buddhist, this is really all for all, kasi what makes this different is that every day you will discover your own aha moments. You will get your own assurance from what you've read, not from what I have said. And then you will develop your own hope na pag-aangkuran mo. And then yung pinaka-powerful dito is that you would be able to see what's your current space right now, what's working, what's not working, and what other options na pwede mong subukan. And I really strongly suggest na kapag binasa nyo to, is that you eat every day, kasi every day you have these three powerful questions na naka-pattern sa realizations mo. And once you do that, not because I was the one who write it, magkakaroon ka talaga ng shocks. Bakit hindi ko ba naisip yun nun? Shocks. Susubukan ko na itong bagay na yon. So, yun, Mon and Laila. Galing, ha? Parang ano, wow, na-curious talaga ako. Ba? Na-curious din ako, eh. Oo, eh. Lalo na parang ano, siguro this is also good for people like me who is constantly looking for kung sino ka. Oo. Kasi ano eh, I lost myself. I lost myself and I'm trying to find her. There are pieces that I found, but I am not whole. I am not yet whole. There's still a hole. Diba? So I think this book will benefit me. So ngayon, Pastor, like me, I'm so curious and I want the book. Where can we get it? Well, you can message me in my Facebook account because this is a self-published talagang kami-kami muna ng aking asawa. And you can message me in my Facebook account. And it is also available in Amazon for book. Wow. You just type word of the day. By Ronald Allen, and then it will appear. Mas syempre, mas cheaper yung nasa Amazon. Yan. Ayan, 200. Yan. How much that? 250. Okay, ah. Hindi ba challenge yung mag-publish ng book during quarantine? Kasi yun, kayo-kayo lang pala na gano'n. Kayo-kayo lang yun din. Yan, because of the aha moments, if Nehemiah did it in 52 days, Why not us? Galing. So, talaga napakaya mo din dyan. Do you know how much it is if you divide 250 pesos sa 52 days? It's only 4 pesos and 80 something centavos. Ang galing mo dyan, wow. Partner. Naisip mo yun. Ang galing mo. So, kumbaga parang isipin mo yung ano niya, yung sulit factor nitong libro na to, kung kaya pala niyang tulungan, mahanap ulit yung sarili mo. Kasi nga, yun eh, we've been very busy in our life with a lot of challenges that we're facing. Pero nakakalimutan natin na, teka, meron pa palang sarili ako, no? Parang ganong moment. So baka ito yung work-life balance, wala naman talagang balance kadalas. Correct. Diba? Oo. Ano mga sample topic dyan, coach, pastor? Ano yung mga words
certain word of the day. May mga ganung ano ba pwedeng patikim lang? Yeah, I'll share yung isa. Yung isang pinaka-favorite ko is yung when God says no. Most of when the time, God we are, no. When God says no, most of the time we are in this, and we are in this parang delusion that every time we ask God for something, ibibigay ni God. And then, kaya I said delusion, but all throughout the Bible, very, very, very few instances na nag-yes lang si God. Not because madamot si God, but because hindi sakto yung pinag-pray natin. Thus, He always answers no. And the beauty in that topic is that you will really come face to face. What if, what are, or what's the current prayers that you have right now that you know for a fact it's already a no from God? So, pag hinarap nila yon, mabubuksan yung utak mo eh, mabubuksan yung puso mo, and you will start to look for another option. And then, makikita mo, baka the no of God is a way of God preparing you for a better answer na binibigay niya sa'yo. So, if by chance you will get the book, I love those three parts: when God says no, when God says wait, and when God says yes. Pag doon naman sa when God says yes, madali yung wait eh, kasi nandun tayo sa wait, may hope pa, parang yung sa no, parang pinatay mo na, parang wala na akong pag-asa. But I want you to know, when God says no, gaya nga ng sinabi kanina ni Miss Laila, is that God opens a warehouse. Pero yung when God says yes, that's very dangerous, because there are a lot of instances when God gave what it is that we're asking for, nagugulat ka, natataranta ka, and hindi mo napapangangalagaan yung binigay sa'yo na pagpapala. Thus, nasasayang lang. So in that person, you will be led to, by your own aha moments, discover and look back, ano ba yung mga napabayaan ko na binigay sa akin ni God noon? And then right now, pagka merong yes na ibibigay sa akin, how can I learn from that previous experience? And then of course, pag bibigyan niyo pa ako, ang gusto ko rin dyan yung snakes and ladders. If you're familiar dun sa laro na snakes and ladders, oo, nakakamiss naman yun. Di ba? It's just an awareness na nung bata pa tayo, yung mga games tinuturo sa atin, mayroong powerful lesson. And the snakes and ladder is that will enable you to identify the snakes in your life and the ladders, and avoid being a snake, and of course, become a ladder to others. So yun yung mga nandoon na topic na ibang mga exciting doon. Na-excite ko. Ang galing. Mapapalakpak talaga ako. Mapapalakpak. Sino yung alam ko? Ang galing. Pastor, ang galing. Galing. Ako parang, gusto ko na rin yung libro. Nako, ayan mga kapatid. Siguro, for the end time, Pastor, invite everyone who is listening right now, who are watching right now. Paano yung mga nasa abroad? Pwede rin ba sila umorder niyan? Yes. Amazon eh. Again, thank you, Mon, and thank you, Laila, for giving me this opportunity to be a part of your beautiful show. And for those of you who are listening out there, my friends, and even though na hindi ko kayo kilala, please, support me in this book, Word of the Day. You can message me personally in my Facebook account, Ronald Alan Balang. And of course, if you want to avail, just let me know and I will send it to your doorstep. And then of course, yun pong mga gusto lang na mga e-book, purchase the book in Amazon. And one thing I can assure you, sabi nga ni Miss Laila, is for 4 pesos and 80 cents, you will discover your aha moments. And once you discover that, it will enable you to move further and farther. You might not be from where you want right now, but I guarantee you, you are further and farther compared to yesterday. And I pray, as you purchase this, you will discover your own aha moment. Thank you! Grabe, parang... Ako rin eh. Medyo minuha si partner. Oo, thank you for sharing. Sharing your wisdom. Sharing with us yung ganyang klaseng realization. Salamat. Thank you rin. Thank you. Yan, ako. Good morning. Every day pa rin at 7 a.m. in my Facebook account, I do the word of the day. Every day. Because this is the beginning. One thing about this quarantine, tuloy-tuloy pa rin yung
pagbo-broadcast ko ng Word of the Day every day. And by next year, by 2021, we will shift to 52 epic moments. Pero every year, every next year, ang title na nun is Epic Moments of Your Soul. Kung ano yon, just listen to my Facebook account every day, 7 a.m. Wow. Thank you ulit. Thank you so much, Pastor Ronald. Yan. Ingat. Pastor Ronald Alan Balang. At yan, diba? Bilin tayo, Word of the Day, 52 aha moments for your soul. Sa ilalim ng quarantine, anong buhay ba ang in-store? Stuck at home? With plans? O with plants? Sa work, naka-lock-in ka ba? O from home lang? O paubos na VL mo? Sa gathering? Group yourselves into 10 lang. Sa pagkain, pa-deliver? O from a distance dining? O team lutong bahay? Sa jeepney? Ala sige, waluhan po yan. Pero apatan lang ba muna? Bago gawin! Mga bagay na dapat makasanayan sa new normal. Ang buhay na dapat harapin para ma-survive ang pandemya at pagsubok. Because life goes on! With face mask and face shield. Kasama sina Laila Chikadora at Mon Gualvez. Bagong gawin! Monday to Friday, alas 4 hanggang alas 6 in the morning. Ating gawin ka pa ba? Move on na! Sa Radyo 5, 92.3 News FM.